Magandang araw po. Ito naman po si Jake Rodriguez Pumperada po. In this video po, I will discuss po kung paano po tayo magiging web developer po. First thing first, magpapasalamat po ako sa mga subscriber and then mga new viewers natin sa aking channel. Thank you very much po sa mga support nyo po, mga likes and comments po. I really appreciate po ang mga tulong nyo sa akin. So, ang topic po natin that I will discuss is how to become a web developer or magiging web developer po. At present time po, napakarami po ng mga in-demand na mga work related sa information technology po. Here sa Pilipinas at saka abroad. Isa po sa pinaka-in-demand po na trabaho po is magiging web developer. Ang web developer po ay nahati po actually sa dalawa. Front-end developer and full-stack developer. Ang front-end developer po ay yung mga developers po na gumagamit po ng HTML5, CSS, jQuery, AngularJS for the design and layout po ng mga website. Most of the time, ang mga developer na po ito ay more on the design and implementation of the layout of the website. Hindi po sila masyado nag-i-interact po sa back-end or database related task po ng mga query po. Ang ikadalawang developer po ay yung full stack developer. Ang full stack po is the combination of front end and back end po. Karamihan po sila din po ang nagdi-design ng website or mga application na web application and then sa back end po sa database sila din po. So yun po. So paano po tayo magiging web developer? First thing first po, dapat po may formal training po tayo or informal training din sa computer design and programming po. Karamihan po sa college po, karamihan mga web developer ng mga kaibigan ko, including me po, ay may course na Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor in Information System, or course in Computer Web Design and Computer Programming 2-year course or 1-year. Iba naman po, wala naman po. Hobby lang po na na-develop nila. Pero po, mas mainam po guys na may basic background po kayo sa programming or design kasi nakakatulong po ito to become proficient web developer. Second po, pag-aralan natin nyo po kung gusto nyo talaga maging web developer is the use of HTML, hypertext markup language and cascading style sheet or CSS and JavaScript framework. Kasi kailangan po ito kung paano tayo gumawa ng mga design sa front end po. Ang front end ang makikita natin sa web browser natin nag-interact. For example, mag-click tayo ng link, mag-open po ng web page. At saka po, kung gusto mo naman na may database interaction kayo, dapat matuto kayo ng SQL or Structured Query Language at saka Database Management System just like MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server po kasi importante din yun. And then po, ikatatlo po na pwede advice ko sa inyo, mag-aral kayo ng mga web scripting language na ginagamit for creating web application. Dito po sa Pilipinas po at saka sa ibang mundo, sa ibang panig ng mundo, ang pinaka very in demand po ng web scripting language is PHP. Ang PHP po is open source language, libre lang po ito. May mga packages po sa internet na SAMP or WAMP na pwede natin ma-download at saka magamit. Ikalawa po na very in demand po na scripting language is ASP.NET by Microsoft. Pero in terms of usage po, karamihan nito ng mga languages na ASP.NET ginagamit po ito sa mga enterprise applications. Dito po sa Philippines, karamihan ng mga school, they preferred to use PHP kasi libre. But kung gusto nyo iba naman po, ASP.NET and Java po. And then, third po, dapat po matuto po kayo gumamit ng sarili nyong text editor. Ang text editor po, isang program po, doon tayo sumusulat ng mga codes. And then, ino-open natin sa browser. Dapat familiar din tayo po sa Apache Web Server or Nginx. Kasi po, ang mga scripting language, just like PHP, ESP.NET, GSP, nag-work po doon sa server. And then, dapat magiging proficient din tayo sa
use of SQL statement kasi karamihan gumagamit tayo ng queries or nagre-retrieve tayo ng data, add ng data, modify, update, and remove or delete the data. Yan po ang mga tips po na mabibigay ko how to become a web developer po. And sana po may natutunan po kayo sa munting tutorial video natin na how to become a web developer po. By the way po, pwede din kayo po mag-apply as a freelance web developer para po makagain kayo ng experience. Karamihan po ng mga website, dapat matuto din kayo gumamit ng mga CMS or content management software just like WordPress, the most popular content management software para madali po kayo gumawa ng mga websites. WordPress, Joomla, Drupal, but karamihan po makikita natin sa mga freelance job po is WordPress po. Kasi kung gumawa kayo ng website from scratch, medyo matagalan po kayo, and then most of the time sa maintenance, dyan kayo po mahirapan po. I hope na I hope this helps you a lot, no, to become mga tips ko po na I learned as a freelance developer din po, web developer. Maraming salamat po sa panonood niyo po ng tutorial ko po. Kindly hit po the like and subscribe button po sa mga bagong nating mga viewers po sa channel. And thank you very much po. Hanggang dito lang muna po ako. Ako po si Jake Rodriguez Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental. Nagsasabi hanggang sa susunod po na tutorial video. Bye-bye for now.